So what is up YouTube, and for today's video is gagawa naman tayo ng panibagong plate. Hindi ko alam ano tawag dito, siguro sewing machine or pool ito. So bago ko lang start yung video, may mga gusto lang akong i-shoutout ng mga tao na mga nanood at natulungan ko. Shoutout kay Ivan Clyde ng ME12FA4, kay Reginald Glorioso, Cedric Javier, Aaron Vince. Yun, maraming salamat sa panonood. And yun, sisimulan na natin to. Alauna na po. And gagawin lang natin to. And kakatapos ko lang siya gawin. Hindi siya katulad ng ginawa kong plate kanina, na which is ito. Yan. Na inabot ako ng 3 oras para lang magets yung plate na yan. Hindi ko alam, ganun talaga siya kahirap para sa akin. Pero ito, ito, promise ko sa inyo, madali lang. Nagawa ko to ng wala pang 20 minutes. Kasi, yun, malalaman nyo rin naman. Mas maganda kung bago na panoorin yung mga tutorials ko is, try nyo muna gawin yung mga plates. Kasi mas maganda yung kayo yung mga tuklas. Kasi pag di nyo na nag-get, saka nyo panoorin itong video ko. So, ngayon, sisimulan na natin. Tatabi na lang natin isa sa kanya. So, pagkakagawa ko, sinimulan ko dito. Sinimulan ko sa... Wait lang, zoom in natin. Diameter yung 40, yung may bilog. Tapos parang teta. 40 to 70, doon natin sisimulan. So, diameter. Maliit lang ito eh. So, 40. Tapos, diameter ulit, 70. Tapos, ang ginawa ko dito, nag-line ako. Tapos, simula doon, nalagyan. Yung para sa akin, promise ko sa inyo, napaka-importante na ito. Itong ortho mode. Kahit anong plate siguro na gagawin ko, lagi kong gagamitin yan kasi straight line na siya eh. Mas, hindi mo na kailangan magsunod sa line para makita mo kung straight talaga. Kasi mahirap pag magkamali ka sa isa, mali na lahat ng plate mo. Kasi yung area yung hinahanap dyan ni sir. So yun, lagi akong naka-ortho mode. Tinatanggal ko na lang pag may angle ako na kinukuha. So yun, nakasword dito 58. Lalagyan natin 58. Lalagyan natin ng pataas. Pwede rin sukatin na rin natin. Yan, 58. So, after nung 58 is... Diretso na natin. Line. Pindutin nyo yung gitna. 82. Kaya mo, pag naka-ortho mode siya, o yan na. Pag tinanggal mo yung ortho mode. Ang gagawin mo pag ortho mode, susundan mo pa yan, ganyan. Tapos minsan, pag ganyan, bumabalik ko pa yan bigla, tapos mamali ka. Pag naka-ortho mode ka, yan, straight line na siya. So, lalagay na natin 82. Lalagay natin 82. Lalagay natin ng ganyan sa gilid. Escape. Simula sa 82. Lalagyan natin ng 65. Enter. Okay, sa kaliwa. So, yun na. Check natin yung dimension. 82. 65. So, ang gagawin naman natin is yung sa gitna naman.
Ito yung center natin. Ito. So, pagbaba mo, may 58 ka na makakasalubong. Tapos, meron ditong 15. So, 15. Diretso na natin yung napunta dito. Tapos tingin natin, 15 nga ba? 15. And dito, makikita nyo 160 minus 58, 102. So simula dito, lalagyan natin ang line. Hindi, kasama na pala yun. Simula 58. Simula 58. Lagyan natin ang 102. So yan, 102. Tapos i-adjust natin to. Zoom in nyo para makita nyo. Control A, all yan, trim. Tulin nyo lang yan. So yan na yung haba nya. So ang sunod kong ginawa is ito. Itong 58 sa taas, tanggalin na natin yung sign. Tapos nakagulo lang 58 sa taas, sasalubong siya sa 82. Nandyan siya. Tapos simula sa ano na yan, lalagay tayo ng diameter na 26. Tapos 50. Tapos check natin yung diameter. Lagi nyo i-check agad kasi minsan mahirap na nagkakamali. Dali lang din naman siya i-check, kaya gawin nyo na lang agad. So yun, tama tayo dun. Tapos ang ginawa ko after nun, pinakagilid nun line, pinakagilid sakto, diretso mo hanggang baba. Tapos dito na yung interesting, hindi nyo pa nakikita sa ibang mga videos ko, fillet. Parang ini-slide nyo yung dalawang intersecting lines. So try natin fillet, kahit FI lang, mas madali yung FI, enter. Tapos ang sekreto dito para sa mga baguhan, pindutin natin na FI, enter. Pindutin nyo yung radius kung ano yung nakasulat doon. Tapos ito, type nyo kung ano yung nakasulat, 10. Tapos pindutin mo yung ito. Tapos ito. Yan na. So napapansin nyo na wala yung sa baba nya. Lalagyan na lang natin ulit sya. Check natin yung radius. 10, tama tayo. So sa ano na yan, simula sa linya na to, tignan natin ha, simula sa line na to baba, simula doon magsusukat ka ng 16. Tapos isasalubong mo siya dito. Straight lang yan, orthopedic naman. Yung kinainisan ko pag nagbabibrate siya naman. Wait na natin to.
Suwagin natin kung 16 nga ba talaga. Yun, nanginig kasi siya. Yan, sakto naman. Yan, 16. Tapos kung makikita nyo, yung line na to is naging tumago siya papunta doon. So, line dito. Tapos yan. So, ang ginawa ko dito is... Wait lang, mabait ako sa inyo. Lagyan mo ng line dito. Estimate mo na lang, di ko naman kasi sinulat kung anong size dapat. So, fillet, FI lang, FI. Tapos, FI, radius. Ito muna sunahin natin, 10. 10, enter. Pinutin nyo ito, tapos yung taas. Ulit, sa baba naman, fillet, radius, naka 10. Ayan. So, yung kabila naman, F. Radius, enter, yan, taas naman, F, enter, radius, enter, yan, sustruyin na rin natin siya ng line para maayos siya. Check natin. Ten. Yan. So, after nun, ang ginawa ko is, ito naman, yung kanto na ito. Lagyan mo lang ng line. Straight mo lang. Ayan. Tapos, fillet. Radius. 10. 10 pa rin. Enter. So, pipintin mo to. Tapos, ito. So, nawala na naman yun. So, lalagyan na naman natin siya. Ayan. Diba, sobrang dali lang. Tapos, tuwing makikita kayo ng ganyan na parang may agwat. As a beginner, yung dating ginagawa, ginaganto ko siya sa type ko 15. And which is mali, sobrang mali. So, madali niya, nakikita niyo sa iba kong tutorial, offset. Tapos, kung ilan yun nandun, 15. Pinutin mo lang, enter mo lang yan, pinutin mo ito, tapos ganyan. Tapos, ang ginawa ko dito, yung dulo nito, i-co-connect mo siya dito. Tanggalin mo yung orto kasi nalaban siya. Ayan. Pagyan mo dito. Balik mo yung oro to.
oras. Check natin. Align. 15. Tapos fillet. Puro fillet lang to. Radius. Iba naman yun nandito. 26. So, 26 sa type mo. Enter. Yan. Tapos fillet ulit. F. Enter. Radius. This time is 10. Ayan. Tapos F ulit. Fillet. Enter. So, F ulit. Enter. Radius. Enter. Yeah. So, ito yung pinaka last part na siguro to. Put yun ang line dito. Tanggalin nyo auto. Tapos, ang gagawin nyo, hanap kayo ng pinakasagad na liner. Tapos, yan mo siya dito. Yan. Fillet, F, enter, radius, 140. Wait lang. Kalimutan yung ginawa ko dun. Fillet. Radius 140. Yan. Tama na ba? Tama mo yung ginawa natin. Tama naman. Try natin yung radius. So parang nagawa na naman natin lahat. Radius natin to 10, tama. Check natin yung diameter. Escape 160. So yan, matapos na natin. Tapos na ba? Tapos na natin yung plate. So, sobrang dali lang nun. Kayang-kaya nyo yung gawin. Pero, kung naguguluhan kayo, maraming salamat sa panonood. I hope you enjoyed this video. Hope you like it and subscribe. And hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat.